Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyo sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, "Si Beelzebul, na prinsipe ng mga demonyo, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin. Kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo." Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, "Babagsak ang kahariang nahahati sa mga magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano man nanatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng ganun? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos." Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipapamahagi ang ari-ariang inagaw. "Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Nakita natin sa ebanghelyong ito na may mga pagkakataong na pagbibintangan natin ang Diyos ng mga bagay na hindi naman niya ginagawa. Kapag may masamang nangyari sa ibang tao, iniisip nating pinarurusahan sila ng Diyos. Kapag nagkaroon tayo ng problema, iniisip natin kung bakit hinahayaan ng Diyos na magdusa tayo. Sa kabilang banda, kapag may nangyaring mabuti sa atin, naghahanap pa tayo ng patunay kung galing nga ba ito sa Diyos. Sa panahong ito ng Kwaresma, ipinapaalala sa atin na hindi mapagparusa ang Diyos. Naparito siya upang pagalingin tayo sa sugat ng ating kasalanan. Ang pag-aalay ng kanyang buhay sa krus ay isang malaking patunay na iniibig niya tayo at hindi niya kailanman hahangarin ang masama para sa atin. Maaring nakikita natin na maraming kasamaang nangyayari sa paligid natin, pero hindi ito dahilan upang isisi natin ang mga ito sa Diyos. Wala siyang ibang hinangad, kundi maging mabuti at banal tayong lahat. Pagsasagawa. Kayabangan ang dahilan kung bakit hindi tayo naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Maging mapagkumbaba sa harapan ng ating Panginoon.